Hi guys, welcome muli sa Red sa Bawalan Channel. Dito po ako ngayon sa tahanan po nila Ate Nelia. I-convert po natin itong LG automatic washing machine. Pagkatapos po natin ma-deep clean, nililinisan po ito natin last week kasi sobrang dumi na rin, kinamakaya ng daga. Kaya nagagawin naman natin ngayong araw na ito, i-convert natin siya. Yung kanyang board. Ito, binaklas ko na siya guys. Ito, binaklas ko na. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga connection nito. Bigyan ko muna kayo ng tip. Kasi nung binuksan ko ito last week, inangat ko ito. Nung nilinis ko ito last week, inangat ko siya. So ngayon, pakita ko sa inyo muli. Yung wash motor connection at saka drain motor connection. Ang wash motor connection, meron po siyang tatlong plastic, may tatlong wire. Para hindi na kayo magkamali sa pagpo-convert nyo. Pag LG model. So sa wash motor, meron siyang 3 wires. Yellow, blue, and red. Itong yellow and red, konektado po ito sa, ayan, konektado yan sa capacitor. Yung capacitor. Itong blue na to, nag-connect siya sa drain motor. Ito, ito yung drain motor na to. So ang drain motor, mayroon pong tatlong linya. Nag-connect kasama na yung wash motor. So yan po. Nakikita natin, nandito na. Nag-connect dito. So ibig sabihin, itong part na to, paglabas dito, since 220 rin yung drain motor, konektado rin po siya dito sa 220 na wash motor. Nandito na siya. Kaya kapag magkukonvert ka, itong linya na dalawa ng wash motor, ay drain motor, iisa lang po ang pagkakabitan niyan. Pagsasamahin po yun. Yan po yung isang tip ko na gusto kong ibigay sa inyo pag magkukonvert kayo ng LG. Ngayon, dito tayo sa taas. Dito ako sa inyo. Yung existing nito, ay hindi na po natin magagamit. Kasi, yung gagamitin natin na ano na PCB board ay universal po yun. Ito po, ipakita ko sa inyo. Yeah. Ito yung ating universal board. Yeah. Yan ang brand niya. Sun Chongli Sun 3 2000E. So ang kasama niya, mayroon siyang water level sensor, mayroong terminal clip, ang covering, yun, ang cover, and then adhesive board panel, and then PCB control. Dito natin ikakabit ngayon yung mga wirings ng automatic washing machine. Ngayon, paano natin ito ikabit? Kanina, in-explain ko na sa inyo yung connection ng drain motor and wash motor sa baba. Ngayon naman, dito, sa taas, mayroon tayong water inlet valve. Again, mayroon tayong water level sensor. Okay? So, yung again, yung existing na water level sensor na hindi nyo magagamit. Then, ito, yung ating original na board. Sa original na board, ang kanyang pangalan nito, magnet, door magnet, yung door switch na nakalagay rito. Saka ito, yan ang kanyang, itong part na to, may magnet dyan. Para mo ma-check mo rito, ito rin may magnet dito. So, ang mangyayari nyan, pag mag-convert ka, kasi itong part na to, itong part na rito, itong tatlo, para sa water level sensor. 1, 2, 3, water level sensor. Ito, door switch. Since ito ay magnetic, itong original niya, hindi na po natin ito kakabitan. Pag-connect na lang natin itong dalawa. Then dito, ito yung line 1, neutral, line 2. Ito yan. Ito yan, yung sa saksakan. Okay? Line 1, line 2. And then yung pangalawa rito sa baba, ito, line out. Dito, nagko-connect yung isang line ng water inlet valve. Itong dalawang line ng itong line ng ano, ito kanina, ito line na to, magkukunik dyan sa zero line out, and then kasama na yung drain motor dito po yan. And then next, ito yung drain valve, isang connection, and then inlet valve, isang connection, and then capacitor, and then, motor, and then capacitor. Ito nakalagay. So ngayon, dito sa tabi muna natin ito. Okay guys, dito. Pakita ko sa inyo. Pinutol ko na ito. Noong last week na nag-cleaning nito, pinutol ko na.
kasi ang mga nakalagay dyan gano'n. Ito yung mga nakalagay dyan. Di na rin kasi natin mapapasok. May kakabit dito sa Universal yun. So, kailangan natin putulin. Pinagyan natin ng terminal clip and then covering. Yeah. Ngayon, paano natin ikabit dito? From here, kailangan ma-identify mo dito yung mga wire dito. Kung nasaan dito, yung inlet motor, drain switch, wash motor, and then yung inlet valve, and then water level sensor, door switch. Yeah. So itong case na to, katulad dito, pagsasamahin natin to. Ang galing ko muna to. Nakita niyo kasi palitan natin to. Palitan ko to. Para pagsasamahin natin itong dalawa. Kasi kung nagsama ko ron, hindi na mahirap i-connect. So, kailangan natin ng splicer. Then, kailangan natin ng itong dalawa ito, guys. Paano nyo ma-identify? Kung hindi nyo naman kakalasin ko, pwede kayong gumamit ng tester. Mas lagi kung gumamit kayo ng tester, kunin nyo yung kanyang continuity. Ano ang kaso ito? Kasi matyaga lang ito talaga tabi dito. Ay. So, ano yun? Dahil hindi ako nakahita ako ng sabaw, nakatanyak ng ulam. Hindi siya magkaso. Sige, natin dito na subukan natin. Kasi protection din kasi yan. Okay. Hindi ito na lang. Maingat din kayo na mag-connect ng mga wires. Kasi pag mali yung pag-connect nyo rito sa board, maaring masira yung universal board or pumutok yung kanyang yung fuse dito. Nakasira kasi yun. Hirap pala dito nga. Siguro kahabaan na sir. Kahabaan pa na ito. Yan. Kahabaan pa natin. Ginagawa natin ito para maipasok natin yung terminal clip covering. Para secure siya. Hindi mag ano, hindi mag... Ibig natin dito. So, ganito yung connection natin ng ano, ng drain. Sa LG lang ito, mga kapatid. Mga kabayan, sa LG. Pero sa ibang brand, hindi ganito yung kanyang ano. Yan, yung terminal clip. Hirap pasok. Maliit yung butas. Kailangan pinitin na. Yun, pasok na siya, guys. Ayan, patuloy natin. Dito. Then, tunok natin dito. Kailangan ko ng loose. Thank you.
Natin to. Yan. Then, pasok natin to. Ay, naman pala yung hila ko. Iglo. Then, ang gagawin natin ay pinito natin to. Bumalik ka ng lighter. Lighter na yung gagawin ko lang. Okay. Para safe. Okay. So ito yung sa drain motor. And dito natin dito yung sa line 1, line 2, ito yun guys, brown, meron siyang fuse dito, 250 volts 6 amperes. So kapag mali yung connection mo dito sa wash motor and drain motor, maaaring pumutok ito at masisira ang karing ng bulb. And then yung blue, ito yung sa line 1. Yung blue nito, yun ang hinihila ko. Ayan, blue. Ito yung blue sa line 2. Pasok muna natin to sa line 2. Hanggalin natin to para convert natin yung bagos. Okay. At tapos mamaya pag naayos na natin yung bulo. Ay, okay lang yun. Maguro siya. So, nakita na natin ito guys, ito yung line 1 neutral na mayroong fuse sa board dito siya, dito sa dulo. Ang mangyayari guys, susundan, meron namang ano, wiring diagram itong kasama. Makita nyo ito, yan ito sa line 1, 0 line in, fire line, line 1 neutral, 220 volts. So itong brown natin, itong brown natin dito natin lagay sa dulo. Okay, tapos yung line 2, ito line 2 dito sa pinakataas, neutral line 1 or line 2 dito. Ayan. Ngayon yung susunod na linya, gumawa tayo ng isang extra line para dito. Ganyan na yung zero line out na sinasabi, konektado siya sa drain motor, inlet valve and wash motor. So gumawa tayo ng line. Ito yung kulay black na yan, ito yung kulay black na yan. So dito yan, yan yung kaninang ginawa natin na magkasamang dalawang wire, pink, blue and white dito sa pangatlo. So lumahaba yung yun, yan dito siya sa pangatlo. And then inlet bulb, yung inlet bulb dito yung kulay itong gray, tapos may gray dito kapatid dito. Yan yung gray. Yung nakalagay naman niya rin. Gray. Yan yung gray. And then sunod yung motor. Sunod dyan is itong isa. Motor. Yung red. Yung red motor. Yes, itong isa pala. Yellow. Dito. Kasi kung magkabaliktad man itong dalawa, ito magkabaliktad to, yung wash motor. Iba yung ikot niya. So, pwede na lang baliktarin yun. Ito yung tatlong wire. White, orange, and yung kulay violet. Violet. Yeah.
light violet. Yan. Yan ay dito yan sa inyong water level sensor. So yung puti dito sa gitna. Then yung dilaw dito sa pinakataas. Ay yung orange, sorry. Yung ito na sa mataas pa dito. So ito hindi natin i-coconnect wala tawag nito, i-coconnect na lang natin silang dalawa. Kasi ang ito sa door switch to eh. Yung door switch nito magnet. So hindi muna natin siya kukunik. Kunik natin siya mamaya. Ngayon, dito tayo sa baba. Kung nakunik nyo na doon, okay, dito sa baba. Baba tayo. Kanina, na-discuss ko na sa inyo yung connection ng magkasamang wash motor at saka drain motor. Ito na sila. So yung kaninang black wire, ito. Ito sa inyo. Yung black wire na dinugtong natin dun sa taas, magkukunik yung inlet valve, yung kulay blue. Ito. Yan, magkukunik yan. And then, yung drain motor and wash motor. Hindi pa, dala ko si, umuwi muna ako, dami ko bit-bit eh. Magkukunik yung tatlo na yan. So, kanina, na-identify na natin to. Itong blue na to, konektado na rito yung drain motor and then wash motor. Pasok natin. Pasok natin muna to. Isa kong tama. Then test natin. Ngayon, ititest na natin siya. Ganyan muna natin siya for safety. Kasi ititest pa natin. Okay? Test natin siya. Guys, may hello na. So guys, may nakalimutan tayo. Itong door switch magkukunik ko. Kailangan natin pagkunikin para pag tinest natin, hindi siya magdo-door error. Yan. Soldering iron natin sa mga mga. Kailangan lang natin siyang itunog. Aray ko. Sige, mag-usok ko na ito. 100. Make sure po na naka-unplug yung power supply. Ano rin gawin ito? Kukurinti kayo. Wala na, ubus na. Ayun nga, paalis na. Paalis na. Hindi ka ulabot dito. Kaya masabi ko, parang yun yun. Kaya pala yun din na gano'n. Kaya abangan mo na gano'n. Solder ayon natin mamaya. Bali, test lang muna natin. Okay? So guys, ito na, i-test na natin. So, ating ginawa ay dalawa! Sige! So, bago natin i-fix yung mga wiring, lagyan natin ng covering yung mga wire. I-test muna natin. On. Then, water level, mayroon siyang little, low, middle, and high. Indication na yung hanggang saan yung tubig mo. So, ngayon i-test lang muna natin siya sa spin. Yan, spin. Standard mode. And then, start. Nag-release ng tubig. Yan, and then, iikot. Yun, ikot na po siya mga kapatid. Yun, nakita nyo po. Yan. So sa spinning, pag nag-i-spin ka, pag binuksan mo itong pintuan, titigil siya, door error. So since yung ating universal board, hindi siya magnetic yung kanyang door switch,
yung dalawang sa dulo, pinag-connect natin. So ngayon, sa buka natin, kapag nakaangat siya, kung ano mangyari, napangat natin yung pintuan. Yan. So, continuous po yan, mga kapatid. Kasi, ang nangyari kasi, hindi siya, yung board natin, hindi naka-magnetic. Yan. So, yan po. Pagin natin. Kaya continuous ang ano niya, continuous ang ikot niya. Sa LG po yan, mga kapatid. Kasi ang LG, ang kanyang door switch ay magnet. Ito po, may magnet dito. So, hindi na magagamit dito sa universal board. Kasi wala namang magnet na ating universal board. Ang purpose lang naman ng door switch, protection yun, safety protection, para pag binuksan nyo yung naglalabang ng SP, kaya yung bata ang napasok na safety ba, para iwas accident. So ito, universal board na Sanctuary, ay wala pong ganyan features pagdating sa universal board, wala siyang magnetic. Kaya sa ibang brand, pwede gagamitan ng may connection na door switch. Kita na natin, test na natin. Ngayon, itatest naman natin siya gamit ng tubig. Tapos mo muna natin ito. Ayan. Muna natin. And then, papasok ng tubig. Dito lang muna natin, and then wash. It's a soap. Oh, naka-program lang pala ito. Wash. Standard. 79. And then check natin yung tubig kung papasok yan. Kasi yung, yung board na yun, original niya, ang problema niya, tuloy-tuloy yung bagsak ng tubig. Tapos hindi tinitigil yung board. Tapos hindi rin siya nag-wash. Okay? Angat na angat yung tubig, nag-overflow yung tubig. Ngayon, subukan naman natin. Start natin. Ayan. Buksan natin. Yung tubig, yan po pa. Lalagyan natin siya ng distiller. Kasi dinip-clean natin nung nakaraan. Lagyan natin mamaya. Pag na-fix na natin, lagyan natin ng distiller. Fill siya ng tubig. Ito, nag-wash na siya. Inano lang natin siya sa wash and then 17 minutes. Nag-fill siya ng tubig. Sa little yung amount ng tubig. Ayan na po. Ikita natin, nag-wash na nag-wash. Nung luma yung board, yung dating board, hindi po nag-wash. Hindi po nagkukuman yung lumang board para i-wash niya. So, ngayon, nagagawin natin ngayon, mag-drain naman tayo. Mag-rinse tayo. Kapag na-rinse na yun, fix na natin lahat. Sarado natin ito. And then, LG? Opo. Ay, may kumilipan ako siguro. Okay. Kasi sa akin po yan, kung po yung nakambigat yung skinner, ano sila doon? Pero maandami ako yung pita niya. Opo. Kailangan po i-double check lahat po. Pwede ba yun? Opo. Yan si ate, magpapacheck at. Hi po na ate, hi. Hi, hi po kayo ate. So, ito po. Na-check na natin yung wash, na-check na natin yung spin, ngayon naman yung rinse. Check naman natin yung drain motor kung alam mo. So, off natin ito. Then, lagay natin sa rinse. Dito lang ako, ah. Sige po. Ayan, then, start. Nag-cycle tayo ng rinse cycle and spin cycle. Sa rinse, yun, nag-drain siya ng tubig. Nakikita natin, binrain nyo yung tubig. Ibig sabihin, gumagana yung ating drain motor. Then after draining ng tubig, mag-fill, rinse, then pag na-rinse na yung spinning, yun ang cycle pump. Tsaka pala guys, kung nagustuhan nyo po ang ating video patungkol sa automatic washing machine conversion, from original to universal board, pakilike naman po ang ating
video or pwede nyo pong i-share para marami po tayo matunungan. Kung meron po kayong tanong, mag-comment lamang po. Huwag po kayong huwag mahiyang mag-tanong. Ayun. So, madali lang naman pag automatic washing machine. Kailangan alam mo yung function ng bawat component. Yun. Please subscribe, like, and share.